Isama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat na Regacho Family, Panlaki Family, Dorado Family, Wilma Domingo,
Lydia Kaskasan and family, Juliet Yopanco, Angela Rica Frente and family, Cervantes family, Rigodon family, Berbosidad family, Segundina Garcia and family, Yunida Patrola and family, Pilar Zita at Michelle Vargas. Panalangin para sa agarang pagaling nila Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Florem Bruce, Mildred Rekla, Jasmine Sibeldia Lim, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Ricablanca, Leia Rose, Eduardo Salido, Ramon and Elise Lim, Raquel Crame, Emmanuel Bueno, Emmaline Tamayo, Romeo Regacho Jr., Betty Ong, Felice and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Armelo Gabriel, Teddy Neil Baguio, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modesto Bilbaeno, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Emilia Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Parana Sr., Elio Estelita Ruth, Charles T., Mila Benigno Nathaniel, Paolo Aljon, Gerald James Roon, Roon Family, Balyaser Family, Erlinda Liwag, Alejandro Herrera, Emma Elising, Rowena Luna, Josephine Legaspi, Jaime Godito, Daniel Canuelas, Josephine de Guzman, Marcelo Basco, Thelma Vertirbo, Gil Kalina, Leonora Villaruel, Violeta Manrisa, Z. Angela Cashido, Annabeth Luce, Kyle de la Cruz, Ignacio Javier, at Wilma Arroyo. Panalangin para sa natatanging kahilingan nila Francis and Philip Polina, Ronald Salamat, Juliet Yopanco, Lydia Kaskasan, Cecil Rigodon, Maria Therese Dizon, Rosalina Aguirre, Felisa Casamayor, JC Buluran Salonga, Remedios Fajardo Sebeldia, Rowena Luna, Nelita Labong, John Mark Ramirez, Jasper J. Roda, Irma Ramirez, Maria Orchidia, Samson and Sean, Cora Claudio at Cecil Rigodon. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcos, Natividad Gonzalez, Edilberto Gonzalez, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Luis Tro Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Leticia Lopez, Roel Tiesta, Bert Tiesta, Nancy Estacio, Jose Giron, Wilfredo and Heidi Mariano, Virginia Marcelo, Luis Pedreno, Alfredo Lim, Lerida Magsaysay, Remy Hernandez, Victor and Carlito Lopez, Manuel, Monsignor Jamie Garcia PC, Bishop Cirilo Almario Jr., Gary, Norma Endaya, Michael Rabino, Rosalie Ernesto Banting, Genara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raymond and Paulina Aragosa, Joel Bantaran, Erwin Vismanos, Robert Milagros, Rodolfo, Arnold Santos, Vicente, Salvador Algacer, Romulo Alberto, Martina, and Ronald Herrera, Virginia Morente, Mirna, Renato, Pedro, Norma Pinto, Virginia Ortiz, Lilian Salaysay, Reynaldo and Rogelio Ricafrente, Crisanto Santos, Jake Henry, Michael Rubia, Corazon Andres, Federico Alejandro Lolita Lazaga, Rowena Eleuterio, Joseph Cesar, Virginia Josefero, Jose and Victorio Garcia, Jaime and Mary Soto, Alberto Tambong, Josefina Cashido, Leocito Adoracion, Romeo Catherine, Lorenzo Sardia Jr., Norma Ibanez, Marina Delia, Rosalinda Santos, Ricardo and Mercedes Beltran, Benjamin Sr., and Ramon Samson, Lorenzo Bonayon, Alicia Nasi
and Maurice Estano. Panalangin para sa mga kaluluwa ng mga dating tagapaglingkod ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat. Magsilod po ang lahat para sa Horacio Imperata. Horacio Imperata, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Horacio Imperata, para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na nadulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggal lang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga papapasya para sa aming bansa. Buong puso namin ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdudulot, pagdududa ay pananampalataya, kung saan walang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at tagaharing kasama mo kaysa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Soledad, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo.
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo, Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanon sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang ating mabutihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas Libadong. Umawi ng kagalakan at tutugi ng gitara at ang kaayayang lila. Ipanminyo ang trumpeta, kaya Panginoon'y tingin ang landas niya'y tahakin habang buhay ay maganda ang loob niya sa atin. Bilang Panginoon, umawit ng kagalakan at tutugi ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipag-aisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong ng papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Jeremias,
Ipaalam mo sa bayan ang inyong kalungkutan. Sabihin mo, araw-gabi hindi na ako titigil ng pag-iyak, sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan. Sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako ng parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote. Subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Napuot ka ba sa mga taga-Siyon? Bakit ganito? Kalubha ang parusa sa amin. Ano pa't wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap namin kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam naming gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulod na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sana itong sirain. Hindi makakagawa ng ulan ang mga diyos-diyusan ng alinmang bansa. Hindi makapagpapaambun man lamang ang sinuman sa kanila. Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa, sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. San mong tugunan ang ating pong itutugon? Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Ulitin po natin. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Tugon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kami nagkasalay, patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilingat. Tugon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing sa taglay mong lakas. Iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kami parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagi, magpapasalamat sa iyong pangalan. Tugon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus.
ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. At ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at iahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng 17th linggo sa karaniwang panahon. At pinagkadiinan at nawa, mas unawain natin mabuti ang sinasabi ni Jesus sa atin pong ebanghelyong narinig, lalong-lalo na po ang dulong bahagi dahil si Kristo ay nagpapaliwanag. Ang sabi ni Kristo, ang may pandinig ay makinig. Alam na natin ito, lalo pa, you know, yung mga nakakatanda natin. Alam niyo po dahil sa inyong karanasan, kaya maraming napapahamak ay dahil ayaw nilang makinig. Pag pinagpapaliwanagan mo, pag kinakausap mo, hindi makikinig. Kaya crucial, no, o importante, no, na sa pagdalo natin sa misa o kaya naman sa mga formation, catechism, evangelization, na hindi ka lang basta present, kundi dapat nandoon ka mismo, bukas ang iyong mga tenga para naiintindihan. Kasi isa ito sa usapin natin, no, na kinatatakutan nga nating harapin. Ayaw nga natin minsang maniwala. Pero mayroong katapusan ang lahat. Mayroong paghuhusga. Sa maniwala ka sa hindi, pagdating ng araw, uhusgahan tayo base sa ating naging pamumuhay. At yung pamumuhay natin, yung values natin, yung ugali natin, base yan doon sa pinakinggan mo. Naiintindihan ba? Kasi yung talinghaga, no, na naghasik ng mabuting binhi, pero bakit may masasamang damo? Maliwanag naman, yung kaaway, ang demonyo, nandiyan dyan. So, pag nakikinig tayo, hindi lang basta makikinig. Ano ang ginagawa natin? Sinusuri ba natin yung ating pinakikinggan? Kasi makikita naman po yung resulta. Napapabuti ba tayo o napapasama? Sino ang pinakikinggan natin? Eh ngayon nga, di ba, ang daming self-proclaim na influencer. Na akala mo, kasi dahil sa itsura, magaling magsalita, marami nga yung feeling all-knowing, at marami din talagang na-i-influensyan. Ang daming sumusunod, ang daming nakikinig. Pero napapabuti ba o napapasama? Dapat alam mo din ito, ikaw mismo eh. Dahil ikaw din naman magdedesisyon. Dahil pagdating na araw, yung katotohanan,
na naging mabuti ka ba o naging masama. Kung naging mabuti ka, doon ka sa langit. Kung naging masama ka, doon ka sa apoy. Doon ka sa impyerno. Ano ba, ngayon ba, sa tingin nyo, saan ka? Sa langit o sa impyerno? Pero ayaw nating entertain yan. Ay, hindi, kasi hindi naman ako mamamatay. Pero saan ka nga ba? Sa langit ka ba o sa impyerno? Kung ngayon, di ba? Ngayon, magna-knock on wood, wag naman po. So, ibig ba sabihin, hindi tayo confident na sa langit tayo kung ngayon tayo mamamatay? Pero yun ang katotohanan. Tanggapin mo man o hindi. Pwedeng mamaya, masagasaan ka na lang dyan. Pwedeng mamaya, mawalan ka lang ng hininga. Pwedeng mamaya, kumakain ka lang, di ka na nakahinga, tapos ang buhay. Pero araw-araw, ibinibigay ang biyaya ng Diyos, ang salita ng Diyos. Lagi kong minabanggit ito, no? Dito sa ating lugar, ang daming tao, pero iilan lang ang nagsisimba. Pero kapag namatay, eh gusto natin ipasok sa simbahan, eh nung nabubuhay, ayaw nga makinig, di ba? Pero pag namatay, yung dapat ipasok sa simba, dapat misahan, eh tapos na yun eh. Wala na. Nagsisimba ba siya? Tinatanggap ba niya ang salita ng Diyos? Nagpatawad ba? Nagmahal ba siya? Naging mabuti ba? Alam naman natin yan. Hindi tayo ang manghuhusga. Wala sa atin ang paghuhusga. Pero ang Diyos, ang anak ng tao, ang huhusga. Eh dati, no, lagi ko din sinasabi, ano ba? Bakit niya pinipilit ipasok? Nung buhay, ayaw pumasok ng simbahan. Pagpatay, gusto niyong ipasok. So, mayroon talagang yung tinatabing wakas ng panahon. Mayroon. At kung hindi ka pa natatauhan, meron tayong mga nakasamang, mga naging kaibigan, kapamilya, wala na. Kasi namatay na. Natapos na ang buhay nila. Haharap na yon o humarap na yon sa Diyos. Wala lang makapagsabi, nasa langit ba o nasa impyerno. Pero yun yung kalalagyan natin pagdating na araw. So isipin mo na rin yan ngayon at hindi naman ito basta pananakot, kundi paalala ito na araw-araw suriin natin ang ating buhay. Amen? Tinuruan tayo ni Kristo kung paano tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Idalangin natin ang pagdating ng kaharian ng langit dahil nababatid nating sumasa atin ang Espiritu Santo na nagpapatnubay sa ating mga panalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lingkod ng simbahan naway tumalima sa kalooban ng Diyos at asamin ang kabutihan ng kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinagkatiwala ang magdulot ng katarungan at maisakatuparan ang mga batas naway tumingin kay Kristo bilang bukal ng karunungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maghintay sa panahon ng pag-aani ng Diyos at huwag tayong maghusga ng ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, naway ating maalalayan sa pamamagitan ng ating pagiging maalalahanin at palakaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang mga namatay, naway tipunin ng Diyos bilang ani ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan ng Ukraine sa Holy Land at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman, at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng managdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agar ang paggaling ng mga may sakit at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo na rin nagmula at ngayong aming inihahanda sa iyong dambana upang aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at tidinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, inagpal na ang napalito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ang maraming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng Ipaintulog sa luso at ikatiyahan.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala ang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilood po lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning, Father.
sa sarili lamang, walang sinumang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa.